Pinagpipiestahan sa Instagram ang mga mapangahas na litrato ng call center manager na si AJ Barcena. Kaya naman, oras na para kilatisin ang sarap na taglay ng corporate hunk na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guwafu, WTFU! Dahil bakit may scandal ka ba? Feeling ko naman wala. Feeling mo wala, so hindi ka sure. Hindi, pero di ako sure. Hindi ka sure kung meron? Hindi ako sure. Bakit? Nung mga meron ka ba mga encounter sa mga tao, meron ka bang naalala na binidyo ka o binidyo nyo? O meron kang binidyo sa sarili mo, ikaw, solo? May kamukha kang artista. Wait, Derek, sino kamukha niyang artista? Dominic Ochoa. Dominic Ochoa? Ano ba? Dominic Ochoa o Dominic Roque? Ang dami. Saint Dominic. Demisexual. Ano ibig sabihin ng demisexual? So, demisexual, it means you can only have sexual relations kapag meron pang strong emotional bond with someone. So, probably someone that you go out on a date with, tapos nag-click kayo, and then that's the time that you get physically or sexually attracted to someone. So, ibig sabihin may emotional attachment muna bago ang sex? Talaga? Alam mo, nangaramdaman ko yan. May nangaramdaman na ako ngayon. Kaya kahit tayo meron isang salamin na nagas. Oo, ayan na. Nangaramdaman ko, ayan na. So, pwede na. Teka lang. Ay, pare, walang mga, hindi pwede mga one-night stand, ganyan? Anong hinahanap mo sa isang karelasyon? Sweet. Oo. Open, honest. Physical attributes. Physical. Malaki. Malaki ang tao. Ano, ikaw, malaki ang puso. Ano? Bago ang lahat, hello naman kay Gilbert, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa'yo at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Sampung nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming homepage. Walang credit card, walang problema, dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si AJ Manalo. Kaya ba si Jay Manalo? Okay lang si Jay Manalo. Oh, grabe, ang daming views ni Jay Manalo nung ginest namin siya dito. Talaga? As in, oo. Oh, hindi nila. AJD. Ano si AJD? Kapatid ni Encho? Ay, kinala! Kapatid ni... Asan si AJD, no? Oh. Kung tayo ano, sa, may wife and kids na siya. Five kids? Grabe. Hindi, may asawa at anak na siya, diba? Mag-iwalay din yun. Charot! De, ang totoo kasama natin si AJ Sonsa. Kailan mo si Jay Sonsa? News anchor. Oo, wag na. Hindi, kasama talaga natin si AJ Barcena. Ayan, hello naman sa'yo AJ. Oo, ang pogi mo AJ. Ay, salamat. Parang naramdaman ko magiging tayo after this. Hindi, si AJ, ito talaga, ano to, nag-architecture, di ba? Kurso mo yes. Sa kolehiyo. Architecture, sa FEU.
sa FEU. Naku, memorable ang FEU. Oh, hindi. Oh, tapos, ano nangyari? Natapos mo ba yung architecture na kurso? Hindi. So, I finished 4 years na architecture. Tapos, I dropped out ng 5th year. Nag-drop out ka nung 5th year? Bakit naman? Sayang. Ano ba? So, yung ano eh. So, during that time kasi, ano, tatlo kasi kami na nagka-college. Okay. Tatlo kami magkapatid ng college. Tapos, ano, may yung bunso, nasa elementary. So, may financial problems yung ano yung family, no? So, I decided na, okay, since na pwede na rin naman ako mag-work. Mag-trabaho. Mag-work. Pag nag-work na lang ako. Ah. Okay. So, ngayon, ang work mo ay nasa BPO ka. Anong ginagawa mo sa BPO? So, process improvement manager ako sa BPO. So, long, just to, this short description, consultant. Yeah. Consultant ka sa BPO. At marami rin mga baklang nagko-consult sa'yo doon. Mabenta ka sa BPO, no? Yung totoo. Di naman. I'm sure marami mga baklang maaligid sa'yo doon. Di naman. Ilang taong ka na? 34 years old. Pero ikaw nag-artista ka, di ba? Kasi alam ko parang nag-cameo role ka sa isang BL series. Oo. So, nag-cameo ako sa Mighty the series, sa episode 1 niya. Tapos, I also did the role of Lavinia for ano... Lavinia? Naku, huwag mo ipaparinig kay Direk yan. Ayun, yung pangalan na yan. Lavinia pangalan mo? Bakit? Di ang role mo doon? Drag queen. Nag-drag ka doon? Mm-hmm. Ah, talaga? O, tapos, what happened? After that, hindi na nasundan. Oo. After that, I tried to venture into content creation. So, partnering with brands. Mm-hmm. Binuhay ko yung IG ko. And then, ano tawag dito, I got some following. Tapos, ano, I got tapped into some marketing firms para mag-promote ng brands nila. So, ibig sabihin, para naging digital creator, content creator, ganyan. So, may mga only fans ka, ganyan, just for fans, just for laughs, charot, ano? Mahirap. Meron ka ba mga ganun, mga video na, ano, mga Telegram, mag-send ka ng video sa Telegram, ganyan? You know what? That Mr. Fool. Ano eh, nangyari kasi nung kinontak ako ng Direk, parang yung kasagsagan niya na parang may makalat ba na scandal kasi and iba kasi yung traffic kasi sa Instagram. Pero ano, so there was ano, I got featured sa isang page that has a lot of followings. Sa isang porn site? Porn site ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Pero hindi, wala kang OnlyFans. Wala kang OnlyFans. So wala kang mga videos. Teka lang. Nabanggit mo baka may scandal. Bakit may scandal ka ba? Feeling ko naman wala. Feeling mo wala. So hindi ka sure. Pero di ako sure. Hindi ka sure to meron? Hindi ako sure. Bakit? Nung mga meron ka ba mga encounters sa mga tao? Meron ka bang naalala na binidyo ka o binidyo nyo? O meron kang binidyo sa sarili mo, ikaw, solo? Hindi naman, pero during that, depende kasi kung ano ko nung ginagawa niyo, eh, di ba? Malay mo, may somebody snapped a shot or baka may ano, nag-take ng video. So, may nag-take ng video? Bakit marami? Gano? Hindi naman. Hindi, ang alam ko na nag-viral na photo mo, etong photo na ito na, teka lang, nakita ko na. Ayan. Sineda sa akin Direk. Yung photo na to na naka-underwear ka na nude ang color, di ba? Nude ang tawag dyan. Parang... Nude. In fairness. Bakit ka na ganito? Meron? That's a shoot for... sa brand ng ng friend ko. So, Duality. Smooth. So sabi niya, Jay, binigyan nila ako ng underwear. Sabi niya, Jay, tao dito, punta ko ng Boracay, di ba? Tao dito, kuha ka naman ng content. Shoot ka naman ng photo. Kahit photo lang, tapos na wearing the underwear. Okay, sige. So I was taking a shower, tapos nag-swimming lang kami, suot ko na siya. Sabi ko, okay yung background na to, ha? Sige. Put my phone, took a shot, and then post for a bit. Ikaw, ito, okay itong shot na to. Sige. Then they posted it. Ito yung na-feature, this particular photo. Yeah. Talaga. Meron ba yung walang suot?
Meron! Wala. Wala. Meron! Wala. Asan yung phone mo? Akin na. Wala. Promise, wala. Wala. Promise, wala. Wala. Wala ka mga nude photos, ganyan. Wala. So, wala. 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 So, kailan ka magkakaroon? Mamaya. Ah! Mamaya. Alam mo, photographer din ako. Ay, talaga. Ay, naku. Nag-interesado na. But anyway, teka lang, nakita ko sa IG mo, ang title mo, meron dito, AJ Bersena, unahin ko lang to, Multi-Potentialite. Ano ibig sabihin nun? So, layman's terms dyan, jack of all trades. Jack of? Jack of all trades. Jack of all trades. Okay. Master of nothing. Master of okay, ano. Hindi, bakit? Yun ba ang term ngayon? Pero totoo, kasi ano, being a multi-potentialite means na, pwede ka sa kahit anong industry. Any industry na pwede na nilagay ka, you will thrive. Provide na ano na turuan ka, gano'n. Definitely you will thrive. Walang ano, there's no one industry for you. There's no one true calling. Ah, talaga? Okay. Iniisip ko rin yan kung jack of all trades ako. Pero parang hindi ako pwede sa medical field. hindi ko sigurado. Eh, kung may industry ka pa na gustong pasukin, sa tingin mo na kaya mong panindigan, kahit wala kang masyadong background doon, pero kung tuturuan ka, kakaririn mo, anong industry? Seryoso. Ano no? Pa-joke or seryoso? Sige, kung anong gusto mo. Hindi, siguro, software development. Next! Only fan. Ayan! Gusto ko yung mga ganyan sagot. Hindi na, naisip mo na entertain mo na yung idea na magkaroon ka ng only fans na account, or kahit hindi OnlyFans, kasi nga sa Twitter, meron na isa-send lang sa Telegram, o Twitter account lang. O, naisip mo na yan. Actually, I have friends that actually do content creation for OnlyFans, tapos okay. Ano, and also with it in Telegram. Okay. So, sabi ko, nag-collab na kayo. Sabi ko. Nag-collab na kayo. Hindi pa. Okay. O, sige, anong sabi? Ha? X yun. Pero, I'm sure kinukuha ka nila. Eh, di pwede, may ano eh. Kasi pag corporate kasi ano eh, baka... Oh ano? Eh, mag-mask ka! Hindi, sige, continue. Sabi mo na in-invite ka nila. Hindi naman in-invite, pero na-curious lang ako kasi sabi ko, sige, kapag, if I don't do work sa BPO, nasan ba ako ngayon? So siguro probably, pinurso ko na yung course ko, or maybe tawag dito, I could have tried acting or sineryoso ko sana siya. Tapos pa-joke. Sabi ko, siguro ano, sama na lang ako sa inyo, gawa na lang tayo ng, ano, ng content. Marami sila? I have a couple of friends at acting. Ah, talaga. So, have you tried watching them? I mean, in their shoots? Not in their shoots, pero... The video itself. Oo, the video itself. Pinapakita naman nila. Okay ba to? Okay ba tong shot na to? Or, tawag dito, okay ba yung lighting? O gano'n na ano, yung gano'n na conversation. Pero hindi mo, so ikaw, sa tingin mo, kaya mo yon yung mga ginagawa nila? Siguro if ano, kung wala naman naiisipin na tao na minamanage ko, hindi ko iniisip yung ibang tao or wala talagang pakialam about morality and stuff. Sige, okay. Gawin na natin. Okay. Eto, meron pa isa. Meron ka pa isang title dito. Demi More. Charot. Demisexual. Ano ibig sabihin ng demisexual? So, demisexual, it means na you can't, hindi naman can, pero you can only have sexual relations kapag meron pang strong emotional bond with someone. So probably someone that you go out on a date with, tapos nag-click kayo, and then that's the time that you get physically or sexually attracted to someone. So ibig sabihin may emotional attachment muna bago ang sex? Talaga? Alam mo, nangaramdaman ko yan. May nangaramdaman na ako ngayon. Kaya kahit tayo meron isang salamin na nangaramdaman. Oo, ayan na. Nangaramdaman ko. Ayan na. So, pwede na. Teka lang. Ay, paano yung walang, hindi pwede mga one-night stand? Ganyan?
yung mga one night stand naman, pero So, halimbawa, siyempre, one night stand, attracted ka lang, physically attracted ka dun sa tao. Pero yung emotion, siyempre, hindi mo pa naman mag-gauge yun kasi kakakita mo lang. Pero dahil tao ka, at tao siya, at mga marurupo kayo, may nangyari, posible. Anong tawag doon? Anong mangyayari? Siguro, before, for example, diba, kita kayo sana, nagkita ako sa club. Dito, uy, dito okay naman siya. Tapos nag-usap kayo. So before you actually do it, usap muna kayo. Parang konting usap muna, gano'n. Hindi agad-agad. Pero kahit na, so pipilitin mo sarili mo dapat may emotional attachment, gano'n? Or nangyari na ba yung wala? As in, wala. Yung nangyari, may nangyari sa inyo pero walang emotional attachment. Anong mangyayari after nun? Anong guilty ka, ganyan? So, sakit sa puso. Ang feeling mo, ang dumi-dumi ko. habang nasa lampshade kang gano'n, tapos ang dumi-dumi ko nakatapos sa sugiyosi kang gano'n. Very Rosanna Roses. Gano'n? Totoo yun. Pero nangyayari. It happens. Pero ang ano lang doon is parang ang sakit lang dalhin. Okay, pardon my ignorance. Yung demisexual ba, ano ba to? Same sex, opposite sex, ano? Iba pa yun. Iba pa yun. Gender identity, sexual orientation is different also from, that sexual orientation, iba pa yung how you identify yourself. So ibig sabihin yung demisexual, pwedeng straight siya, pwedeng bi, gay, yes, trans, whatever. Pwede. Ikaw, anong ano mo, identification mo or classification mo sa sarili mo? Robot. Gusto ko yan. Metal. Hindi, ano nga? I self-identify as gay. As gay. Okay. So, gay ka, tas demisexual. Are you in a relationship now? Hindi. Ayan, tamang-tama. Pwede. Sige, mag-alcohol na tayo. Kailan yung huling relasyon mo? 2020. Before, during the pandemic? Start of the pandemic? Start. Oh, what happened? Dinala na ng pandemya? Pwede din. Parang ganun. During that time kasi, medyo rocky na din yung relationship. Tapos, It was also the time na nabalita na there's na nag-start yung COVID tapos it just entered the Philippines. Tapos yung ex ko din asked me tawag dito. Long distance relationship din kasi siya. So we were apart for 3 months. Tapos, nasaan siya? Nasa US. Pinoy naman to? Hindi. Foreigner? American? American. Ayan. Saan mo siya nakilala? Sa O-Bar. talaga? Napaka-ano talaga ng O-Bar? Charot, hindi mahal ka yung O-Bar. Okay, go. So, tapos tinanong niya ako, is it time for you to look for someone who's local? So, nung time na yun, parang, okay. So, give up na. Suko na. Hindi na kaya. Pero, nakailang jowa ka na? I had 5 relationships in this lifetime, all serious. Serious relationships. Oh, serious. Tapos same to talaga. Same kay walang girlfriend, walang... Nagkaroon ako ng girlfriend, pero that was way back in college. College and high school. Pero after college, I never had any relationships with any girl. Paano ba magmahal ang isang AJ Barcena? Wow! Matindi. Matindi. Matindi? Ganong katindi ang matindi? Galing ako magluto. Talaga? Ano specialty mo? Thai food. Thai food and Pinoy. Thai food, bagoong rice. Bagoong rice. Diba? Mga may curry. Pwede na may satay. Talaga. Pad thai, noodles, chunez. Basta may asukal. talaga. Anong hinahanap mo sa isang karelasyon? Sweet, open, honest, ano ba?
physical attributes. Physical. Malaki. Malaki ang tao. Ano, ikaw? Malaki ang puso. Ano? You know, siguro ano, the same height as me or taller than me. Someone that, ano, someone that loves to take care of themselves. Yun. Can look after themselves. Yun. May kamukha kang artista. Wait. Sino na? Ang ganda ng kilay mo! Ang ganda ng... Ayun nga, ginawa mo yan. Sino gumawa ng kilay mo? Ang ganda. Pinagawa sa salon. Ah, talaga? Ano yan? Tattoo ba yan? Dino. Ah, hindi. Kasi baka pa talaga yung kilay mo. Tapos nilinis lang. Parang, ang ganda ng... Ano? Direk, sino kamukha niyang artista? Dominic Ochoa. Ano ba? Hindi. Actually, parang nagkamukha kang babae na artista. Dominic Ochoa o Dominic Roque? Ang dami doon. Saint Dominic. Parang hindi tayo lumayo. Saint Dominic, hindi ka mga ka-artist. Wait, kailangan, meron na ba nagsabi sa'yo? Baka naman masupplyan mo kami. Sinong kamukha mo rong artist? Sabi, ano, kumukha, kawig Dominic Roque. Oh, Dominic Roque. Oo, kamukha mo nga. Dominic Roque. Eh, di ba kaibigan mo yung ano? Yung pinsan ba ang pamangkin? Siya si Kobe. Kobe? Kobe Tamayo, di ba? Yeah, Kobe. Friend mo si Kobe Tamayo. Yeah. Naging jowa mo yan. Hindi. Ah, may nangyari sa inyo. Hindi. Yung inuulit ko ang tanong, may nangyari sa inyo ni Kobe Tamayo? Wala. Ano? Wala. Friend mo siya? Yeah, we're never friends. Meron ka pa isang friend na nag-guest namin. Si... Dance Punsalan. Kuya, kuya Dance. Kuya mo ba siya? Oh. Ang tanong, may nangyari ba sa inyo ni Dance Punsalan? Yeah, ano kami, tao dito, common friend kasi namin, ano, yung si EJ Reyes, yung nagkukulay ng, ano, ng hair. Ah, yung nagkukulay din ng hair niya. Oh. Parang salon, ganyan. Same, ano, same kami naman. So, hindi naging kayo? Hindi. Ano? Grabe yung pagkakailing nito. Oh, tsaka parang sabi niya sa akin, huwag mo nang banggitin. Oh, kami na lang nakapaalam. Pero mabait yun. Di ba direct sumali yun sa Mr. WTFU? Kasama yun yung direct out of town. Kaso hindi siya nagwagi. Parang first runner-up ba siya? Oh, ang nanalo nun si Aldous. Oh. Close sila si Aldous tsaka si Dance. Aldous? Samonte? Ha? Samonte. Aldous Amonte ba si Aldous? Ako, hindi ko na matandaan. Hindi. Aldous, ano din, influencer. Ganda ng katawan noon si Aldous. Oh. Marami naman din vote si Dance noon. Kaso, ano, magaling sumagot yung Aldous eh. Kaya siya yung nagwagi. Kasama sila doon sa out of town. Tanong mo kung anong nangyari. Ano nga? Kung ano yung experience nila doon. Kasi out of town, uy, ginastos sa redirect yun, ha? In fairness, may mga ano pa sila doon, may mga tubig-tubig, gano'n. Direk, pwede na uli. Ah. Ikaw ba willing ka, halimbawa mag-artista ka, magpapakita ka ng katawan? O ano naman, oh, yung picture mo nga dito, oh, halos wala ka ng tinago. Willing ka yung mga hubad-hubad, ganyan. Nagawa na rin naman sa ano. So kaya mo sa pelikula? Pili ko naman, kaya naman. Kaya mo yung ano, frontal nudity, ganyan. Frontal nudity? Debatable. Depende kung how much. Dapat ganun. Sige. Test natin mamaya. Dahil dyan, sagutin mo na to. Okay. Ano hindi mo makakalimutang offer sa social media mo? Social media account mo? Offer? Tawa dito. May pa ano... May pa vacation package. Ah, talaga? O, may pa vacation package sa Bali. Foreigner din to? Oo. So, may ano ka? Mabenta ka sa mga AFAM? Sa, o, yun ang gusto mo? Hindi. Yung nagkakataon na, ano, may mga nabibiyam ng, ano, na, dito. I know, ito siguro pala baka paloko or what. Pero, yung mga nabibiyam lang talaga. Pero, it's hindi taga dito. Pero yung, di ba nagkaroon ka ng limang karelasyon? Mm. So, ilan ang AFAM doon? Isa lang. Ah, isa lang. So, all the rest, mga Pinoy na. Yes. So, Kuya Dance. Kuya Dance. So, Pinoy. Tapos, Toby Tamayo. Toby, franchise. Toby, ko. Ano ba? Toby, Kobe. Kobe, sorry. Toby, Chanko pala yung kasi. Sino pa?
yung AFAM. O sino pa yung dalawa? Patay na isa eh. Ah, patay na? Oo. Oh. Ah, talaga? Patay na isa. Anong, bakit? Kasakit? Dead sickness. Okay, natensa man ako doon. Briefs, boxers, o wala? Briefs. Briefs, okay. Natry mo nang wala? Pagtulog. Ah, pagtulog wala. Totally wala. O tama-tama, alam mo ba may kama kami dito? Dito ka na matulog. Muna ay pandesal o hotdog? Hotdog? Ayan! Very good at all. What's cookie? Tsaka na po yung dance. O pag hotdog, maalisin mo yung underwear. Hindi, alisin mo muna yung shirt. Tapos alisin mo yung pants. Sir, kailangan mo lang tumayo for the camera. Sandali. Pag habang inaalis mo. Kasi hotdog pinili mo, diba? Hindi ko nauulitin yun, no? Ako yung tanong. Tayo ka lang. Ayan na. So, sa camera kay direct. Yeah. So, alis. Nag-gym ka naman eh. Lagi. Oh. Oh, ayan na. Ganda ng kwintas mo. Anong, sino yan? Ayan. Saint pa yan. Ayan. Oh, ayan na. Oh. Eto na. Sige, ihagis mo lang sa mga bakla dyan. O, tapos, kailangan mo alisin yung pants. Katulad ng doon sa pictorial mo. Maraming salamat naman sa'yo, AJ. Thank you very much. Dahil dyan, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Guys, please follow me on my social media accounts, Anovarz, A-N-O-V-H-A-R-Z, on Instagram and also on TikTok. Actually, not much on TikTok. Also, AJ Barsena in Facebook. And if you get to pass by our veterinary clinic, promote ko lang din. Ako! Animales de Compañía in Cainta, Rizal. May vet clinic ka? Meron. Ah, talaga? Ah, pero ikaw ang... Hindi ikaw ang veterinary. Hindi ako vet. Sino yung vet? May friend ako na nagmamanage ng clinic. Jowa mo? Hindi. Business partner. Plus, we also have a vet na in-house. Ah, talaga? Sige. Dahil dyan, maraming salamat naman sa'yo, AJ. At maraming salamat sa inyong lahat. Huwag na kalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Mag-Gandon! Taas kinikili! Tayo ka daw ulit. Sabi niya gano'n. Mag-post ka lang para dun sa pictorial mo nag-viral. 3, 2, 1, action! Yes. Ikaw na. Salamat. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at gwafu. WTFU!